personal experiences ko sa ating half shifter. OKM race kulay is orange, pero ngayon ito na siya, silver. Mga shifter na plug and play lang, hirap na part sa pagkakabit. Problema na na-encounter ko dito sa ating shifter ay ito. Ang unang sumasaya is itong tambutso. Ayan, nakikita ko. Alright, what's up mga sir? Welcome ulit sa panibago nating video. This time, ibabahagi ko lang sa inyo ang mga bagay na dapat mong malaman kapag ikaw ay magpapakabit ng half shifter. Let's go! First thing mga sir, magpapasalamat lang muna tayo sa mga kaibigan nating laging sumusuporta sa ating YouTube channel. Shoutout sa Gili Helmet PH, DC Moto Gears, Warrior Taurus, CJ's Moto Gears, at sa mga kaibigan natin yung Moto Vloggers, shoutout, Yaman Rides, Yaman Rider, Engine Lover, Contact Moto Vlog, Games Moto Vlog, Rose TV, Bayan Oli Moto Vlog, flash na lang sa screen mga sir. Alright, so ang gamit kong half shifter ay ito, OKM Racing mga sir. Ang kanyang kulay is orange, pero ngayon ito na siya, silver. Ang ginamit ko dito ay liquid sosa. Nagkakahalaga siya ng 1,200 I think, makalimutan ko na. So ito pala ay para sa ano, Sniper 135. Anyway, so binili ko siya dito sa Dumaguete, malapit sa Freedom Park mga sir. May dalawang klase kasi ng shifter mga sir. Ito, half shifter, at meron ding full shifter yung kasama dito. So tatanggalin to, dyan siya ano, nakapwesto. Yun yung full shifter. Punta tayo sa installation ng ating half shifter. Actually mga sir, hindi siya yung tipong plug and play na isasalpak mo na lang. So may mga modifications tayong ginawa para sumakto talaga siya sa ating Raider 150. Hindi namang mga shifter na plug and play lang sa Raider 150. Hindi mo na siya kailangang putulan. Hindi mo na kailangang ano, mag-adjust. Talagang plug and play lang nga sir. Kadalasan ano, nakikita ko sa mga videos, pinapalitan nila tong brake hose. Pero sa akin di na, kasi sakto lang naman. Dito sa part na to, yung mahirap na part sa pagkakabit, ito pakita ko sa inyo. Yung mekaniko ng shop is nahirapan talaga siyang kabit to. Pero anyway, binili ko pa rin kasi gusto ko talagang magka half shifter para bago naman sa ating paningin. So ito yung unang modifications na ginawa ko. Dito mga sir sa ating brake master. Yan. Actually mahaba yan mga sir. Hanggang dito yan. So mga 1 inch yung pinutol ko dyan para sumakto siya dito. Kasi kapag hindi pinutulan, magiging dito yung position niya, which is napakataas mga sir. So mahihirapan tayo, parang laging nakaganon yung paa natin, nakaangat. So masakit sa paa mga sir. Kaya dapat putulan dito. Tsaka hindi siya yung talagang saktong sakto dito sa ating brake master. Lagyan ko lang ng mahaba na bolt. Yan, hanggang dito. Yun. So far, malakas naman yung kapit ng ating brake. So, dyan lang yung medyo mahirap na part mga sir. At dito sa kabila, ito yung part na sobrang dali lang ikabit.
tatanggalin mo lang yung stock na footrest. Tapos ito, may dalawang bolts dito. Advice ko lang, gumamit kayo ng Allen bolt para hindi sumayad sa part na to. Yan, konting-konti lang yung gap, mga sir. So kapag hindi Allen bolt, talagang ano, sasayad yan. Sa pagbili ko nito, hindi kasama yung mga bolts. Ito, hindi yan kasama, mga sir. So kailangan mo pang bumili ng ganito. Tapos yung bolt dito, di rin yan kasama. Pinutulan ko ng mga 1 inch na tayon dito para maging sakto yung posisyon ng paa natin, hindi yung nakaangat. Yan, so advice ko lang dito sa part na to, gumamit kayo ng parang ito, wag bolt yung gamitin natin, kasi pag bolt sa katagalan lumuluwag yung tornilyo, kaya nalalaglag. So ito yung advisable, yung may parang ano, buta sa dulo, tapos lagyan ng alambre. Ewan ko anong tawag dyan. So ang brake hose na ginamit natin is yung stock pa rin. Hindi na tayo nagpalit kasi sakto lang naman, mga sir. Saka yung brake master, stock pa rin. Ito, kinabit na rin natin to. Pasensya na kasi ano, madumi na naman yung motor natin. Laging umuulan dito, lalo na sa bundok, mga sir. Tinatamad na akong maglinis. Bahala kayo dyan. So yan, stock pa rin yan. Tapos yung lalagyan ng ano, brake fluid dito. Hindi yan ano, naka-bolt. Pero okay lang yan, di naman yan malalaglag. Goods na yan dito. Kunting payo lang kapag nagkakabit kayo nito, make sure na hindi ito matanggal. Kasi tatagas yung brake fluid dyan. So magbe-bleeding na naman kayo ng ano, preno para kumapit. Medyo matagal-tagal na proseso yun, mga sir. Punta naman tayo sa comfort and safety. So ito, matibay naman siya, mga sir. Matibay yung pagkakabit dito. Yan, hindi siya ano, malog. Tsaka yung parts niya, ito, matibay naman siya. Hindi siya ano, basta-basta na bengkong or nababali. Goods yan, mga sir. At first, siguradong mangalay kayo dito kasi yung stock na footrest dito siya. Yan dito. So kapag naka-shifter, medyo nakaangat siyang konti. So ang tuhod mo ay paganyan. Sa katagalan, masasanay ka naman. Hahanapin mo lang yung ano, posisyon na komportable ka, mga sir. Yung sa akin, akyat baba ako ng bundok. So pag downhill, talagang ano, sumasakit yung mga muscles ko sa kamay. Pati na rin sa ano, sa paa, mga sir. Pero kung patag lang naman, goods na rin, mga sir. So far, ilang buwan ko na rin tong ginagamit. Okay pa naman yung ano lang, yung bearings dito. Medyo malog na, mga sir. Yan, malog siyang konti. Tsaka dito sa kabila. Yan, malog siya dito. At sumasayad yung ano dito. Namamanage ko naman na hindi sumayad. Isa sa mga problema na na-encounter ko dito sa ating shifter ay ito. Madalas pag gabi, nalolobat yung battery natin. So hindi gumagana yung electric starter. Tapos ito, hindi siya yung tipong nabibend na ganun pataas para mag-kickstart. Kasi dito sasayad yan, mga sir. Yan o, sasayad yan dyan. So di mo magagamit itong stock na kickstarter. Ano, umorder pa ako sa Shopee, di pa dumating, mga sir, yung bended na kickstarter. So naka-bend na siya dito, ganyan. So hindi na siya tatama dito. So ginawa ko na lang is magtulak. So tulak mo lang siya, mga sir.
nasa ano, i-cambio mo lang sa primera or segunda, tapos tulak, ayun, mag sa start na yung motor natin. So for the meantime, dyan lang muna siya. Antayin muna natin yung bended na kickstarter. So kadalasan nagpapalit tayo ng shifter kasi sabi daw sa sayad yung ano, stock na footrest dito. Pero sa ating Raider 150, hindi siya sumasayad mga sir. Ang unang sumasayad is itong Tambutso. Ayan, may kita nyo dyan, may marka dyan. Dito, yan. So yan yung sumasayad mga sir, sa right side ng ating Raider 150. So alam nyo naman, banking tayo paminsan-minsan. So yan yung resulta. Na fa-flat na siya dito. So yan yung sagad na ano, lean dito sa right side mga sir. Dito naman sa kabila, pasensya na, medyo madilim. Ito yung unang sumasayad sa may side stand. Ito, yan. So yan yung sumasayad mga sir. So pag sumayad yan, talagang maximum na yung lean ng motor natin. Huwag mo nang pilitin ng piliting ano, mag-lean pa. Kasi sisemplang ka lang. So pag sumayad na yan, goods na max. Yun na yung maximum na lean ng motor natin. Alright, so far yun lang naman yung mga personal experiences ko sa ating half shifter. At sana'y may natutunan kayo sa ating vlog ngayon na pag-review ng OKM Racing Shifter. So huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated kayo sa mga latest videos natin. Alright, so ride safe po and peace out.